Camping na tayo ngayon. Tignan niyo naman. Dalawa kami, driver, passenger. Tapos dito ang dami pa nating space. Oh! Gorilla Garage. Ako nga pala si Sir Mac. At ang kotse na mapafeature natin ngayon ay ang ating Toyota Land Cruiser 79. Ito siya. Yan. Dito natin buong likod. Dito nyo dito. Ganda na likod niya. Dito muna natin at pakita natin. Ang mapapansin nyo, naka-matte black siya. Ang original na kulay na ito ay silver. So simulan natin dito sa harapan, papunta sa likod kung ano yung mga kinabit natin dito sa LC79 natin. Para saan yan? Siyempre kung sakali magta-trail kayo, magka-camping kayo, may mga puno kayo magadaanan o kaya mga bato-bato, imbis na yung kaha ng sasakyan yung tatama, tatama muna siya sa steel bumper natin. At saka yung approach angle, magkakaroon ng mas mataas na clearance. Pero medyo mataas na dito. Mataas, paahon. Mapapansin nyo, dito kakapitan na agad yung gulong dito. Katulad ng ganitong mga sasakyan, pag may pataas, kakaskas yung bumper niya. Yun yung kinagandahan ng ganitong setup. Sa ilaw, meron tayong ARB Solis Intensity. Yan. Tapos dito, meron tayong one winch na 12,000 pounds ang kaya. At ang ginamit na rope ay steel rope. Alam niyo naman kung ano pinakaiba ng steel rope at saka ng synthetic rope natin. Dito meron tayong ARB side rail na nakakonekta na yan sa stepboard natin. Mapapansin niyo, ito talaga solid na stepboard to. Hindi basta-basta yan. Ibigay kasi gawa nga ng bakal yan. Tapos dito naman sa gulong natin, ang ginamit natin gulong ay BF Goodrich na ay mud terrain. At ang size nito ay 315, 75 at 16. At ang marks natin ay medyo old school ng design para mamatch dito sa LC79 natin. At ang brand ng marks natin ay Jaws. Punta naman tayo dito sa suspension na ginamit natin ay ang ating OMP BP51. At meron siyang sariling canister kung makikita nyo. No? Papansin nyo talaga na okay, malinis yung pagkakagawa. Napunta naman tayo dito sa taas. Naglagay naman tayo dito ng front runner roof rack. At kitang-kita solid yan. Kahit ano din yung buong sasakyan, hindi basta-basta kakanas yan. So dito sa stepboard natin, ARB stepboard, hindi lang yan solid na tapakan lang kasi lahat naman solid eh. Pag nagkaroon ng bato dito, ito yung tatapat mismo sa inyo. Ito yung tatama, ito yung sasano. Tapos dito nakalimutan natin sa harapan, meron tayo ditong GME antenna para yan sa base radio natin. Para saan yung base radio? Siyempre sa bundok, walang signal, kailangan mo ng base radio para nang sa ganun makommunicate nyo yung mga kasama nyo. Nawawala na yung kasama mo, hindi mo makita. Kailangan mo na ito. Copy. Tapos dito naman sa likod, ito na yung pinaka-inaabangan ng mga car guys natin. Oh. Bakit parang kakaiba yung itsura ng likod natin? Tawag dito smart cap na bed. Talagang kakaiba yan since si client gusto niya maging itsura, pickup style pa rin siya. Kaya ito yung install natin. Pinaka maganda to, solid to. Unahin na natin dito sa gilid. Meron kasi siya dito ang mga extra compartment. Yan. At ilagay ng gasolinaan. Dito meron kang extra space dito para ilagay yung mga tools niyo, storage, pang kitchen, kung ano man. Tapos isasara lang natin yan. Isasara, dito nyo lang yung kapari. Dito naman tayo dito sa side na to, no? Dito sa side na to, ganun din. Pindutin lang to. Kung saan na siya, pababa. Yan, meron siya extra storage dito. Gusto niya pickup style pa rin yung itsura. Ayaw niya mag-canopy. Kaya naglagay tayo dito ng drop side. Tapos, para magbuksan to,
Tatanggalin mo lang yung lock dito. Ma, the drop side na natin siya, no? Yan. Magataka kayo. Oh, so, Sir Mac, side lang ba yung nabubuksan? Hindi, nabubuksan din tong likod. Ayan, pupunta tayo dito, tara. Panalikod. Ganun din, pagbukas. Tapos, dahan-dahan lang ang pagbukas. Ba't kailangan pang buksan yung side nito, no? Wala naman akong pakialam. Oh, as long naman, ganun. Hindi din. Kasi kung nagka-camping kayo, dun nyo papapansin yung mga technicalities. Pag nabababa nyo tong side, maabot mo agad to. Yung mga simpleng ganun, kapag nakikita nyo mismo yung pickup nyo, akala nyo wala lang. Pero kapag nandun na kayo mismo sa actual scenario, dun nyo ma-appreciate yung bawat details na nilagay natin dito sa pickup natin. By the way mga car guys, dito sa bandang likod, kasama na to sa bed natin. Meron tayong extra drawer dito. Hulaan nyo kung gano'ng kahaba to. Sobrang haba nito. Sobrang haba. Dito, ito nyo, ano mga mailalagay nyo dito? Kung tutuusin, pwede ka nga kayong, pwede nyo nga gamitin tong table. Kung sakaling magluluto kayo sa camping, pwede nyo rin gamitan ng table to. Pwede nyo lagyan ng mga tools, panluto, mga kutsilyo, everything nandito, pwede nyo lagay. At ang maganda, malinis talaga tignan yung pagkakagawa natin. So sa mga gusto magpa-setup ng mga nakita nyong item dito sa LC79 natin, please visit Facebook page Gorilla Garage at lahat doon makikita nyo. Just PM us. Lahat kami dito ng team magre-reply para sa inyo. Kung may katanungan kayo, naguguluhan kayo kung ano ba yung mas okay na setup sa sasakyan ninyo, tanungin nyo lang kami. Lahat yan may kasagutan kami. Sakay na tayo sa LC natin at magka-camping na tayo.